economic crisis din, 'di ba? Pero tuloy yung ano, tuloy yung esports. I would like to send a big shout out as well to our production team, no. That's always making sure that's yung quality talaga ng broadcast natin top notch, no. Despite the challenges din minsan sa connections, no. Yes, oo. Medyo natin pero yun, medyo nagbago ng konti, no. Nandito na tayo dito sa andito na tayo ngayon sa ating running game. Nag 1-3-1 na yata, no? Oo. Makaray si Awings. Oo. At the first blood pa nga, doon ang Hayabusa. Actually, they were forced eh. So, tinry nila yung 4-1 nung umpisa. Kaso, medyo may part sa kanilang oops, hindi natin pwedeng iwan yung Cho sa ibaba. So, yes. Parang ang mangyayari dito is that babantay-bantayan minsan yung baba. And at it, that was gonna be the truth na medyo magsistay doon. Yeah. Renjay? Renjay is deep for that part. He will stall out. A lot of time, lalagyan lang siya ng ano dito. Reverse time, force the flicker against Renjay. Bumati dito si, ano, no, Secret. Sumipa si Renjay kagad, napakabilis. Flicker out si Secret dito, ang dami nang na-burn ng next play. They need to walk out. Mainit yung cop! Ang init ng cop sa early game, eh, no? Oo, ito ng blue bar. Ano naman eh, talagang palag sa umpisa eh. Pero yun nga lang, this can be a very ticking time bomb for them, lalo na sa NX solid. Lalo na, pagka, na yung power spike ni H2, which is right now, level 5, may Tempest of Blade, kaya niya nang mag-pick off anyone on the side of blue fire. Nakamensyon na ako kagad ng kill na sa H2, very early. Actually, napakaganda, medyo na-miss out ko yung instant replay doon. Pero, I think this is the first blood ng blue fire. Ito yung kanina pa. No? Pero ang ganda ng stall out ni Rene J doon. Nakatakas pa yata si Rene. Yan, nakatakas pa si Rene J doon. Sa layo na nilakad. Na-timing na nung ano, ang reverse time yung Shun po eh. Yun nga lang, may flicker. Tapos sakto, si Balmond yung wala namang pang crowd control. Si Balmond, iniikot-ikutan niya. Then sinipa na lang siya bigla ni Rene J. At nakakuha na po si Rene J doon. So doon nakuha yung punishment on the early 0-4-1, no? Na ginawa ng Blue Fire. Or 1-4-0 pala. And yeah, right now, gold lead even. Pero again, I can't but feel na pag nagiging stall out o tumatagal yung laro, dun papasok yung kahinaan ng comp ng Blue Fire. May part dito, no, na parang wala nang planong i-contest yung NXP Solid dito. Kasi 100% dito, they could win the late game. Kumbaga, yung Blue Fire dito talaga yung kailangan mag-initiate, kailangan nila maging aggressive and get the objective as fast as they can. Kasi yun nga lang, pag na-hold out sila dito because only the minion wave, wala silang choice. Talagang lalakas, magkaka-item talaga the rest of the team ng NXP Solid. And Rene J is really a god, no, on side lead. Na-pressure na kagad yung side lane eh. Diba? Na-pressure lumipat na yung ano doon, yung Balmond natin because there is no choice but to maintain that lane. And ayun, nag-switch na lang din sila H2, sinamahan si MB just to establish pressure up top. At least yung konting lead nakakuha pa rin ng Blue Fire just because they got the turtle on. Pero in terms of gold, no, in terms of map control and side lanes, ayan, next play pa rin. Ano eh, yung part na hindi natin napanood during the technical pause, yun yung time na ano eh, na silver lining for the side of Blue Fire na dapat nabasag nila yung gitna, which is hindi nga nangyari. Yeah, we got the Louie here. Fake ultimate na lang yun. Parang ano, no? Dapat high tempo comp to ng ano eh. Blue Fire. Pero it's slowing down, ha? Late sila ng entrada dito. Para sa babatiin na lang yung Fatal Links. Willing sila. Fatal Links na kagad si Yawi. Dragon Form onto the backline. Dali si Ansin dito. May H2. Dali si H2 si Ansin dito. Nadali na rin yung PNK. Alright. Ayun na. Safe to say. This might be it, Engine. I mean, ito yung kinakatakutan ko na pwede pang mangyari on mid on late game. Kaso kung na-pull off na ng NXP Solid as early as 5 minutes, Blue Fire is close to none yung chance nilang manalo on the specific game. Yeah. Dito na nararamdaman yung ano, dito na nararamdaman po yung it all started on Tribade and got onto Yawi. Tapos, gaya po sinabi mo exactly, Rob. MB here, Yuzong lang. Disrupt, no? Ay, naiwan yung DG sa may harapan. And that's it. So, I think ang magiging ano na lang rito ng Blue Fire is they have, ito kasi mahirap eh, no? Pagka naghahanap ka na lang ng mali doon sa kalaban nyo. Which is, mahirap. But maybe, I think, it's close to none as well. Yung magiging
error dito ng NXP Solid. Kasi magagawa na at magagawa ng paraan eh. Kahit si Yawi na namatay na siya twice, kaya niyang ulit-ulitin lang na pasukin yung buong blue fire just to soak up the damage. Kasi right after, pwede nang tapusin yung mga carry nila. Nakuha ni H2, tol. Ganun lang. Simpleng talon lang. Ni-reverse time siya. H2 will be diving in. Dragon darating na lang rin. No? Black Dragon form. Chester for the backline. Secret wants to go for that one. I'm not sure if the kill will be completed. Mega kill already for MP. There is the gun was done in by that DG against the Kagura. But it doesn't matter. No? At kahit si MP hindi basta kabubura dito sa binabato ng ating low yield. This is expected. Oh, yeah. Definitely. Yeah, went for the deletion towards secret. Yawi here is starting to itemize in a sense na nawi-withstand niya na yung mga pakonti-konti pa-chepi-cheping bato ng blue fire sa kanya. H2, what is that? There's no surprise on that kind of performance. You know, going for push, going for farm, leading the experience here sits at level 11. Were the highest, well, si Chung pala mataas din yung level dito. Pero with some, against a team na meron pang mga level 7s. To be honest, hindi nga kailangan ni Yawi mag-itemize dito for like magic. Eh. Well, may Louie dito, even yung Diggy. Kaso, kaya kasing burahin agad yung dalawang species hero na yun. Eh. There's only the one who could be able to deal that, as much as damage is yung Hayabusa. Pero, Shadow Kill can as much as kill only at least one hero on the side of NXP Solid. And, sino pa yun? Yeah. Oh, nahuli si H2. Babatoy nila, Finch Poise to Muse. Maganda yung crowd control kay H2 for the pickup. Pero nararamdaman mo na talaga yung kakulangan ng damage dito. Ng Blue Fire. Hindi na ganun ka-threatening yung comp ngayon. Ngayon, ramdam mo na pag nilagay mo yung tank sa harapan, mas nadidistrap lalo yung Blue Fire. And you can actually see the maneuver here by H2 and Rene J going for the side lane flank, no? Tapos, again, Totoo. I was very heavy. Black Dragon form, I think for zone out lang, para makuha yung push sa mid. No? Tapos aantayin nilang respond dito yung blue fire. May isang nauli, si Chester umabati dito, and that's gonna be the OG Shadow kill completed against that Kagura. Here comes Rene J onto the side. Pinadala naman yung aso doon, kinagat-kagat yung ating Kung Fu Master. Mga kaibigan, Rene J, na-burn lahat ng kanyang G2-2. There is gonna be the shun po away from the reverse time. Yawi now staying down for the third 50% at Fatal Links. Binati ka agad dito, syempre, ng time journey down for the Diggy. Na-kill, na-execute, coming in from the ult ng ating Valmond. H2 has to use his Blade of Tempest just to walk away against the advance here of Blue Fire. Medyo nagkaroon ng konting breathing room doon yung Blue Fire. The first out nila. At least, kasi medyo nag-overextend na rin talaga yung next, NXP Solid. Eh. Like for MB using the Dragon just to Pearl Buff, yun yung nakita ang way ng Blue Fire to strike back. And, yun, may konting dip, no? Pabalik sa na, yung gold lead dito ng next play Solid. And hindi nakuha yung push tola sa mid, by the way. Walang pumalo ng mid. Pero isang hinga naman na lang yan, yung mid lane outer third dito. And still, the side lanes is still in favor dito ng next play Solid. Maybe siguro depende. Ang maganda dito, yung threat ni Yawi, wala na talaga. Because the Fatal Links, automatic talaga, time journey. Dragon form again, haharap si MB. Unseen, cannot be seen anymore into the map because he's gone. There is gonna be our angry activated dito. Pahapon para kay Kripsu. Kumanak out from the Jeep Kundu ni Rene J. MB here will not be swinging in. He will be swinging out. Here comes Secret sa may Gedli. Hapon para kay Yawi. And of course, mabahat ang next play Solid kasi wala pa si ano doon, H2, who's able to shove the lane up top. Will now be hovering here in the mid. Okay. So, what's actually happening, you know? Parang pick-up. To be honest, yung papalink yung pa dito ni Crypto was the one who's giving NXP Solid the hard time kung, para pag pumapasok. Yun yung parang nagiging initiation nila bukod sa reverse time. Yeah. And ito lang. So, sige, dahil wala na yung DG, eto na yun, set up na. Pwede na bumuelo si Yawi. Double kill, tol. H2 na H2. Sabay takbo. Kasi ganduha niya na yung kanyang misyon. Nakahabulin na lang din doon ni Baring Chu. Lord, resurrect. And I think makakataza. He will just walk away. Nakakaisa pa rin. Nakakagulang pa rin talaga dito yung next play. Totoo yan. Pero ito, easy pick-up na naman tayo for the Balbon. Rene J dito, gonna be unstoppable on the show. Ito pa yun, no? Nahihirapan silang... Wow! Beautiful play, man! One-inch punch? Play card? Medyo ang bilis nun, ah.
Jeez, grabe si Renegade. Ang init ng kamay. Ma'am, bilis dito. Hindi pa pala tapos yung Gera Blade Defenders kagad. Sa may pinakalikod, for each to one last auto attack, he will be able to walk away. Hindi, namaalam naman. Natuluyan pa rin naman ang Lugia Jamber at what cost might be everything. Monster kill. Anong nangyari dito sa Blue Fire? Trinagon. Mm-hmm. Trinagon, MB, mga kaibigan. And that will be it. We have the inner mid lane turret destroyed here by next play. Definitely, there's no way for Blue Fire to be able to come back into situation. I mean, kung kita natin, it's just about doon si MB. Si MB, no, pag pumasok dito kang Yusong, there's no way na hindi siya makapatay at least one. And yung damage na binato sa kanya will just be mapupunta lang doon sa, ilalivestream niya lang ulit. So, yeah. Parang, ito yung pinaka-burden for the side of the Blue Fire is kung paano nila matatanggal kagad sa equation yung Yusong, and I don't think it's gonna happen in this composition. Malupit dyan, first pick yung Yusong. Oo. Pero parang, di ba, wala kang makitang direct counter for it. Like, Yusong can embrace and hit anyone. Eto, tingnan mo yung config na to. Bantayan nyo si Renny J. Kita kagad dito si Secret, mga kaibigan. Soul of Love out to Renny J. Ang moment na lang palayo. And yeah, defensive muna ang stance ngayon ng Blue Fire. Slow and steady muna. There might be a possibility siguro na they could try to steal the Lord. Medyo hindi na nagme-make sense dito yung ano eh, yung comp nila rin. Yung Hayabusa dito ni Chu still yet to find. Parang pagka sa team fight kasi, Maring Shin, parang isipin mo, who would you go into your ultimate? Kahit si Chester dito siya lang gumagalaw for to zone out eh, no? The rest, NXP, for the Blue Fire, sorry. Kahit payong lang eh, atras ka talaga eh, di ba? Ang kailangan ba tayo dito ng ano ng Blue Fire in terms of their formation is saan manggagaling si Renegade, kasi napaka playmaker ni Renegade dito. Blue Fire is ready for H2 to dive in, no? Pero yung disruption lang na ginagawa ni MB tsaka ni Renegade, grabe yung sync netong next play, mga tol. Down for Secret. Makunachi na si Secret dito, pero kung mag-isa ka lang, walang makunat sa marami. Flicker out and Secret is no more. Medyo na paaga ng labas ng brush si ano doon. Si Secret. Oh, I think he was trying to steal yung Lord doon. Kaso hindi niya yata kita yung HP. Then suddenly, pag out niya, wala pa pala sa kalahati yung bawas doon ni H2O. Kung si Imagine yung nagkakas nito, sasabihin ni Imagine, alam mo bang, pag yung Secret lumabas, hindi na secret yan. Chismis yan, mga kaibigan. That's gonna be the Slayer against the Digi na tinatabaho ni H2 dito. Lives also delivered towards critical health. And anytime soon, kumakatok na yung next play ng Ligaw dito sa base ng Blue Fire, mga kaibigan. Inhibitor turrets are the only one alive to protect Blue Fire from a 2-0 defeat against next play. Wow. Hindi pa tapos, maring Shane, yung base dito. Pero we're already saying that kasi talagang ano eh, ang hirap na ng sitwasyon talaga dito ng Blue Fire. Any lanes, how could he be able to defend this one? Kahit the red... Kahit dire-diretso lang dito. It's just the Yusong itself. Kayang-kaya silang isong out. Kaya talaga. Ang problema, paano yung juggle siguro ng minion wave dito? There is Renegade. Very quick on getting objectives. The most important thing. At may oras pa syempre para dumiti-piti sa may pinakaharapan. Mga kaibigan, marami na knockdown dyan. And no minions up to the top ng inhibitor turret. Yeah, we're gonna focus on ang daming crits na pinaulan. Mula doon sa Ongi Shadow Gunners. Gonna slay it down in against the Atlas. Pero nakakap yata dito ng multiple members ng mga taga Blue Fire. At makikita mo na butas na din yung top lane inhibitor dito ng Blue Fire. And all base, all doors against them is opened up by next play solid. Oh my god, ladies and gentlemen, I think it might take a single pick off para matapos tong laro na to, or if they would like to turtle it out on the Luminous Lord, for sure matatapos na doon. So for itemization dito, iniisipan ko paano pa kaya yung magiging bawi, pero look at that damage from H2. Ito na yun eh, ito yung sinasabi natin na pag lumit game, ayan o, shala! Red, shala! Makakatira kay MB, mga kaibigan, sinunak niya. Isipin mo, sisiyo kayo, nahabol ka ng... On yung Blue Fire, MB, right up, hindi na nasundan. Yeah, and well, textbook talaga dito yung next play lagi. Mga kaibigan, Louie will be deleted here. No minion wave.
Jay, yeah, walang minion wave na dito. May konting stall out pa. Pero dun nilapag yung Zenbon Zakura. Blade of Tempest, kumbaga, mula kay H2, mga kaibigan. Focus kay Secret once again. It gets shut down. Si MB na maalam dyan. But minion wave is still not there. Double kill for H2. There's a minion wave coming in for the bot. And that's it, ladies and gentlemen. Sa unang araw, na unang linggo ng MPL Season 6, that's gonna be the very first 2-0. Of this team next play solid. Wow, what? Sabi ko kanina, wala solid performance, pero ito guys, this is coming all the way from the quad.